was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak. Breaking news. Kumakalat ngayon sa mundo ng social media ang balita ng ilang mga netizens tungkol sa kaduda-dudang pagkamatay di umano ni Gilbert Mejia Flores isang araw bago ang nakatakdang pagsipot sa hearing kaugnay ng kaso ni Mayor Alice Guo. Si Gilbert Mejia Flores daw di umano ang nagparehistro ng birth certificate ni Mayor Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ito isang araw bago ang pagdinig. Duda naman ng ilang mga netizen ay baka ginurgur daw ito ng kasamahan ni Mayor Alice Guo sa Pogo para hindi na makapagtestigo sa Senado. Samantala, nagsalita naman ang anak ni Gilbert Mejia Flores tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ama. Ayon sa kanyang post, "Anak po ako ni Gilbert Mejia Flores. Wala pong nakatotohanan na may kinalaman si Mayor Alice Guo sa nangyari sa kanya at hindi rin po totoo na siya ang gumawa ng birth certificate ni Mayora. Ongoing pa rin po ang imbestigasyon sa nangyari sa aking ama. Naway respetuhin niyo po ang aming pamilya. Kami po ngayon ay nagluluksa sa kanyang pagkawala at para niyo ng awa, tigilan niyo na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Gumagawa na po ng hakbang ang mga kapulisan sa mga nagpapakalat ng walang katotohanang balitang ito." End quote. Condolence sa pamilya ni Gilbert Mejia Flores. Hi Sen, I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, ako wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Guo. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh, no, na nangyayari ito at may namatay. No? At yung, I was talking about yung contractor ni Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Guo at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. Mm-hmm. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. Mm-hmm. Yung plano kasi, lahat gawa sa China. Eh. Mm-hmm. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers. Mm-hmm. Dahil yung lisensya, dapat lumabas. So yung pumiperma. Si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack, no? Yun ang sabi sa amin, ha. Sir, but he's young. He's only 47. Parang ganyan lang, mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers eh. So na dead end kami. Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa nung sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman 'yan, no? So medyo ano, if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious.
it raises suspicion, no? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na dun, Senator? Again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go, no? Nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya. So siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Bamban, no? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando o sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo do, yung nagpatayo sila ng mga condominiums, mga, no? may condominiums, may 8-story condominiums, yung tatlong building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasakay, mga nandoon. Ewan ko kung mga magsasaka bibili ng mga condominium. Diba? Alangan yung magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium, diba? Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga magagawa doon sa Pogo. Obviously, yun ang talaga target nila, no? Hindi yung mga tag-local. It's a self-contained community. Pero ibang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung yung ibang Pogo. Kasi ibang Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city, eh. Ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained, eh. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi, pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And yun yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka, wala nang labasan. No? Hanggang kay Mayor Alice Go lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga, again, I cannot say the names, pero meron pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin. No? Pero LGUs, iba. Pero may politiko. That's as far as I can say. Politiko protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of enabler Pogo Hub. Then, sir? Hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think continue, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Be higher than Mayor Go is part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Hindi ko elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin ay meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sino lang yung politiko na yon? Isa lang? Or? Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Kasama na, sir, yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor. Kasama rin ba yun sa web? Yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go. Ayoko muna sabihin. politicians within the web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is, may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita, at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, meron din, may mga businessmen rin, no. Yung sa money laundering, sabi niyo nga hindi na detect ng AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically.
kung cash yan, sabi nga ni Ma, meron din dapat makatanggap yon. No? Hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Rerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador, sino yung nagbabayad nun, hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin. Magkano yung money involved? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. It can be more. Sir, sa AMLAC o failure ng system? Ako, failure ng AMLAC eh. No? Because yung kanilang process. No? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion. Well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, ako, natatakot ako dahil yung perang yun, baka pumunta sa mga ibang personalidad. Mm-hmm. Hindi natin alam. So, sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila, mayroon sila, yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring, no? May mga suggestion silang ibinigay kahapon. Kasi nga, you know, sabi ko I'm very disappointed, and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang iayusin, no? Okay, from business world. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, 500 plus thousand, more or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Yun, kailangan natin mapag-aralan, because yung mga ini-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung ini-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na ini-export natin. No? So in that sense, we need to look at yung supply chains, kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just to follow up, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? First of all, investments, FDI from China has gone into all-time low. No? Mababa yung nakukuha natin sa kanila. For obvious reasons, no? Because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, from the top of my head, is very few, no? Hindi naman ganong karami. So I don't think it's a, no, a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here, no? Kasi konti lang naman 'yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no, which is not so capital intensive, no? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo. About Pogo pa rin? Okay. Just two questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. All right. No, was he supposed to attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No, I can't remember the name, yung local I understand that si Flores is an employee of the local civil registrar. Simply, that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith.